naka-arte-arte lang ni Atisa na naka-wheelchair sa kanilang closed door interview. Yun pala, kukuha lang ng ito lang final verdict ko. Tayo ang mananalo. Ba? Kasi let's wake up and smell the coffee. No matter how shitty the show is. Sisilip. Hey, yeah, Philippines! Hello, world! Mabuhay and welcome back to my channel. Kamusta? Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa vlogging. I hope everyone is safe and sound. Alam nyo guys, buti na lang at malamig na dito sa Germany. It has been drizzling after those scorching summer days na yung mga plants namin dito sa aming garden, especially ang aming hydrangea, ay nasusunog ang mga dahon dahil sa sobrang init. Diyan sa atin sa Pinas, mainit din ang mga balita sa Senate hearing. Nakakaloka. Pero that is not the things that we're going to discuss. Touch base lang natin, no? Kasi mas nagmamatter pa rin sa atin ngayon ang pageantry happenings. My gosh, super late na ako sa mga ganaps kasi naging busy ulit ako. May mga parents meeting at activities kami sa school ng aking anak. Kabubukas lang kasi ng school year nila dito. Sumabay pa talaga. Pero again, thank you for your patience and understanding, guys. Before we dive in to the highlight of this episode, nakakatuwa kasi may naiuwing dalawang crowns sa atin. Yung Miss Elite and Miss Face of the Year International. So congratulations kina Juviel at Isabel Bilasano. Of course, big congratulations din para kay VVV na parang pumunta lang sa New Zealand at kinuha ang Miss Universe New Zealand crown. Well, para talaga sa kanya yon. No question about it. She cakewalked her performances. Effortless. Galing yan sa MUPH. At alam natin kung anong quality meron si VVV. I am so happy for her Miss Universe Odyssey and redirection. Wish granted yon para kay VVV. Okay, let's talk Miss Cosmo International. Because I've seen the candidates on its Instagram account. OMG. Sobrang late na ako dito. Dapat nakapag-vlog na ako last week. Unwittingly, ang bagal ko, naabutan na ako ng preliminary competition or ang kanilang jury session. Team replay na lang ako sa NatCos nila. Ang novel ng dating ng NatCos ni Atisa na Jezebel Inspired. Para siyang ginormous goldfish. Alam nyo kahapon, I was feeling apprehensive. Naku, parang babahing ako, sandali. Saan na ba ako? I was feeling apprehensive for Atisa. Nakita ko sa Instagram, naka-wheelchair pa siya. Di siya nakasuot ng high heels sa rehearsal nila. Habang nanonood ako kahapon, parang gusto ko i-forward ang timestamp sa Philippines. Pero inantay ko talaga hanggang makalabas si Atisa sa stage. Teka muna, bago ako magbigay ng aking comment kay Atisa, let's have a powwow over the atmosphere of the entire show. First, the stage and production. Not bad. I love it. Particularly the Corinthian columns LED background. Camera angles is okay. However, the background music is an earworm. Sa totoo lang, naka-idlip ako. Kasi inantok ako. Yung background music nila, para na siyang white noise na paulit-ulit. Diba? Then yung hosting skills ng lalaki, yung Vietnamese na host,
Ewan ko kung ako lang, kulang siya sa grace. Parang hindi niya ini-escortan si Kylie at si Paula Shugart, muntikan ng matumba. Maybe because they're Vietnamese. Parang hinahanap ko kasi ang pagiging courteous ng isang Pinoy na lalaki. Or kapag nag-host ang mga Pinoy na lalaki, alam nyo yon. Tsaka ano pa, si Harnas! She's lost. Ang ganda-ganda na parang pwede ulit sumabak sa Miss Universe. Tingnan nyo, oh. Pumayat at mas lalong gumanda. And speaking of maganda, in fairness, ang ganda din ng Miss Cosmo Crown, no? Parang pwede siya sa Miss Universe. Now, punta na tayo kay Atisa. Alam nyo, nung lumabas si Atisa, parang tumigil ang mundo ko. Di biro ang magka-sprained ankle, ha? Diyos ko, Lord, naranasan ko yan at medyo mangilo ilakad. Pero si Atisa, wow. I'm floored. I'm impressed. She mustered her stamina just to give us a good fight. As what she said on her IG live na ilalaban niya tayo, ayan, nakapaglakad ng maayos ang ating Reyna na parang walang sakit na iniinda sa paa. Pero dito sa evening gown, medyo nakulangan lang ako sa aurahan niya. She did not take her time to pose and project. It was a quick appearance at nabitin ako sa airtime niya. She could have done it slowly kasi yung ibang candidates, kung napansin nyo, they took their time. Gumila sila ng kanilang extra hand movements, their waltzing gracefully on stage. Hindi kaya masakit ang paa ni Atisa, pero okay pa rin performances niya. Bumawi naman siya sa swimsuit round. And mind you, the lotus flower on the water evening gown is serving as divinity, purity, and strength. Ang ibang pageant fans, they didn't like her gown kasi simple lang, hindi body hugging, walang masyadong glitters, but it pays homage to Vietnamese culture. Hindi lang sa Egypt, China, at India, sacred ang lotus flower. Pati sa Vietnam din. Yan ang kanilang national flower. Kung di pa ito ma-pick up ng Miss Cosmo organization na binibigyan sila ng Pilipinas, ni Atisa ng honor, sayang. Sana ibigay na nila sa atin ang crown. Pero alam nyo, truth be told, nakakatakot mga guys kasi nakasalo din ng magagandang mukha ang mga makakalaban ni Atisa bukas. Just when we thought that Atisa is the one to beat at Miss Cosmo, well, seems she's surely not as of this moment. Kasi nakita nyo naman, nagkalabasan ng cosmic energy aura, parang masasabi mong, wait a minute, are we at the mercy of things going right? Marami din kasi magagandang feslak, lalo na si Miss Peru na usap-usapan na tinik kay Atisa. That's true naman kasi obviously ang lakas ng hatak niya. Kasi no, seasoned beauty queen si Romina Lozano who competed in the Miss Universe 2018. Panahon nila ni Katrina Gray. At nandyan din sina Miss Chile, Miss Cambodia, nakabog ang mga beauty. Basta ang daming face cards. At kahit si Frankie Russell ay lumalaban ng Diyosahan. Daming pwedeng tapatan si Atisa. Kahit nakuha ni Atisa ang mataas na boto sa People's Choice,
still, let's refrain from being hubristic. Don't brag. Huwag muna tayo pakampi. Ano ba yun? Pakampante. Kasi baka mamaya, hindi pa pala sa atin ang Cosmo Crown. Well, Atisa is doing great naman, and we have this feeling that she has been heaping the favor from the panel of judges. It's a good sign anyway. Pero at the same time, I am not expecting that much. Kasi masakit kapag hindi nanalo si Atisa. Pero deep inside, of course, I wish na manalo si Atisa. I am telling you guys, it slaps when she won. Alam natin kukuyugin ng amor at suporta ng Pinoy pageantry netizens ang MCI kapag ibibigay nila ang crown sa Philippines. Dapat ibigay nila ang crown sa atin dahil sa incident na nagkaroon ng sprained ankle si Atisa. Charot. Nakakaloka. Bakit di naging maingat ang Miss Cosmo organization sa kanilang safety measures sa stage? Buti na lang okay naman si Atisa. Naisip ko mabaka arte-arte lang ni Atisa na naka-wheelchair sa kanilang closed door interview. Yun pala, kukuha lang ng boylo, tas biglang magpasabog. Alam niyo yun, that's her trademark. Alam natin na may mga moments si Atisa na medyo nagtutone down. Yun bang parang hindi tayo satisfied sa performance niya, pero biglang nanggugulat, di ba? Bukas na ang finale. So, aabangan natin ulit si Atisa at gagawa ako ng commentary video. Sino ang top 5 nyo, guys? As of this juncture, my top 5 is Miss New Zealand, Miss Peru, Australia, Chile, and Philippines. Since Miss Cosmo International is on its first solid year, we can't spotlessly predict a potential winner because we're still clueless in what the organization is looking for. Consequently, we will find out as years unfold its winner. Ito lang final verdict ko. Tayo ang mananalo. Bahala na. Now, for the exciting part. Are you hungry? Pag-usapan natin ang Miss Grand International kasi no, katatapos lang ng MGI Philippines pageant. Grabe, ang bilis lang ng pangyayari. Tapos na ang competition. And as predicted by many, si J.O. Piazza has bagged the crown. No buts and whys. We've all witnessed how she mapped out her game at the competition. Ang ingay ng asawa ko. Kakainis. Pasensya na kayo guys ha. Nagpupukpuk kasi. Plus, she's the most ready. Kumbaga, marinated na ang preparations ni CJ. And the way I see her, she's another depiction of Samantha Bernardo in a modified manner. Hindi lang may landi at harot si CJ, may konting bangis pa. May warrior essence. And for sure, she will be applauded for her dancing skills. Yan ang bet ni Nawat, di ba? Na may ma-contribute na talent sa kanyang hund show. Alam nyo kung ano yung hund? German word ng aso. Nakaw! Kung hindi lang si CJ ang representative natin, hindi ako manood ng MGI. Pero si Silet. Kaloka, di ba? This is where our love-hate relationship with MGI comes to play. Kasi, let's wake up and smell the coffee. No matter how shitty the show is, sisilip at sisilip pa rin tayo sa Miss Grand. Kasi it's amusing ang show, di ba? Aminin na natin yan. Na ang isa sa mga inaabangan sa pageant
aside from Miss Universe, is Miss Grand International, di ba? O ang bawal nga eh, masarap, di ba? Mukhang magbabalik loob muna kay Uncle dahil kay CJ. What a shame if we don't give our attention to our candidate. Si Jo Piazza is a pageant paragon because of her bold stage presence and slick pasarela. Stage scrapper siya ng lalampaso at talagang minahal at sinubaybayan siya ng mga kabaklaan at ng mga pageant enthusiast. Even myself, I would say I'm a big fan of her. And at this moment, I am convinced that she will receive a massive support. Ang highlight lang sa atin ay ang performances ni CJ. Let's forget about winning the crown kasi alam naman natin ang Colnawat is full of pride and temperamental person in handling his court pageant. Kung ano gusto niya, yan ang masusunod. So, we'll see if he will give CJ a hard pass or not. Kung ano lang sana, no, if he's going to reflect on being relatable to the Filipino pageant lifestyle, ipanalo niya na ang Philippines para maging usap-usapan siya and to abate the pain and frustration of the Filipino pageant fans. Para in the next breath of his pageant, sa next year, babalik ang suporta natin sa MGI. Baka makapagboto na tayo. At ngayon, no, nasa Cambodia na si CJ, lumipad na siya kahapon at pagkatapos nitong Miss Cosmo, tutukan natin si CJ sa MGI. At syempre, si Chelsea Manalo sa Miss Universe. All right, yan lang muna ang masasabi ko mga guys. Kita-kits tayo after the coronation night of Miss Cosmo International. Thank you for watching. Have a lovely day and keep safe. Tschüss, babush! Pasensya na kayo sa ingay itong asawa ko. No? Sinabi ko nang wag gumawa ng ano, ang kahit ano, bigas ng ulo. Tschüss!